Hi guys! Ganito ka rin ba magluto ng sopas? Yung tipong kahit huling sandok na ay masabaw pa rin? So kung hindi pa, ay tuturo ko sa iyo ngayong araw kung paano magluto ng sopas na hindi naiigahan or natutuyuan ng sabaw. So tara, samahan mo na ako magluto ng creamy sopas! So ayan, narito po yung ating mga sangkap na gagamitin sa paggawa ng ating creamy sopas. So ayan, lahat po ay hiniwa ko na yung ating mga gulay na gagamitin at yung manok at hotdog na ating gagamitin. At syempre po, gagamit din po tayo dyan ng bawang at ito pong ating isang latang malaki ng evaporated milk. At syempre po, yung pong ating mga pampalasang gagamitin. So una, sa isang kaserola po ay magtutunaw po ako dyan ng butter. Kung wala po kayong butter, ay pwede naman po yung mantika. So ayan, kapag natunaw na po ang butter, ay ilagay na po yung ginayat na bawang. Haluin lamang po hanggang sa bahagyang matusta yung ating bawang. At pagkatapos po niyan, ay isunod na rin po yung ating hiniwang isang buong puting sibuyas. Pero kung wala naman po kayong puting sibuyas, ay pwede naman po yung red onion. Haluin lamang po hanggang sa bahagyang na rin po matusta yung ating sibuyas. So ayan, kapag ganito na po, ay isusunod na po natin dito yung ating ginayat-gayat na manok. Bali, ang ginamit ko po dito ay breast part at saka rib part po ng manok. Naglagay po ako dyan ng rib part para merong buto na siyang magpapalasa lalo dun sa ating gagawing creamy sopas. So ayan, hayaan lamang po nga mag-isa or hanggang sa maging translucent na po yung kulay nitong ating manok. Then after po niyan, ay pwede nyo na pong isunod dyan yung ating 4 pieces na ginayat-gayat na hotdog. Haluin po lamang at after po mahalo, ay pwede na po maglagay dyan ng paminta. Bali, ang mga pampalasa po nating ilalagay dito ay adjustable po. Kasi po, pwede nyo po yung i-adjust, pwede nyo pong dagdagan at pwede nyo rin pong bawasan. Depende na po yan sa inyong panlasa. So ayan, haluin po lamang at after po niyan ay mag-a-add na po tayo dito ng 7 cups of water. Then after po nating mailagay ang tubig, ay atin po itong tatakpan at hintayin kumulo. Then sa isa pong kaserola, habang tayo po ay nagigisa, ay nagpakulo na po ako dyan ng tubig para po sa paglulutuan ng ating macaroni. Yan po, inihiwalay ko po ang pagkakaluto ng ating macaroni para po hindi maigayong sabaw ng ating sopas. Yan po yung isa kong tip. So kapag po half cook na, ay pwede nyo na po itong hanguin at alisin po ang sabaw. So ayan, ito pong ating sabaw ay kumukulo na rin po. So ayan, haluin po lamang pero ito po hahayaan ko pa ng ilang minuto para mas lumasa po dito yung ating manok. So ayan, kapag nakakulo po na ilang minuto, ito po ay inyong tikman kung sapat na po ba inyong panlasa. Pero ako po ay nag-add pa po dyan ng 2 kutsara ng fish sauce or patis. Kung wala naman po kayong patis, ay pwede naman pong asin na lamang po ang inyong ilagay. Then after po nyan, ay pwede nyo na pong ilagay yung ating half-cook na macaroni. So ayan, ito po ang aking isang tip sa inyo para hindi po maigahan ng sabaw ang inyong sopas. Mas maganda po kung i-half-cook nyo po muna yung inyong macaroni bago nyo ilagay dito sa pinakang sabaw na inyong sopas. Then after po nyan, ay pwede nyo na pong ilagay yung mga gulay na ilalagay dito sa ating sopa. So, gumamit po ako dyan ng carrots at ito pong repolyo. So, ayan, mas maraming gulay. Siyempre po, mas masarap. Haluin po lamang hanggang sa ma-half cook din po itong ating gulay. Depende na po sa inyo. Kung gusto nyo po ay half cook lamang po ang pagkakaluto ng inyong gulay. So, ayan, hayaan lamang po na makakulo po ito ng isa. At after po nyan, ay pwede nyo na pong ilagay yung ating isang buong lata or 370 ml na evaporated milk. So, yung ganyan po kadaming sabaw ay sapat na po dahil maglalagay pa nga po tayo dyan ng 370 ml na evaporated milk. At yan naman po ay hindi na po maiigahan ng sabaw. Promise po, kapag ginawa nyo po yung lulutuin muna yung macaroni bago nyo ihalo sa pinakang sabaw ng sopas, ay sure po yan na hindi na po kayo mag-a-add ulit ng sabaw kapag iniinit nyo ang sopas. So ayan, ready na po itong iserve. Mas masarap po itong iserve kapag mainit pa, lalo na po ngayong maulan. So ayan, sana po ay may natutunan po kayo ngayong araw. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking kusina,
Please don't forget to like and subscribe. At i-click mo na rin po yung notification bell para palagi kang updated kapag meron po tayong bagong recipe kagaya nito. At available na rin po ang ating mga recipe sa aking Facebook page, Chia Exis Sandoval. At nagkakaroon din po tayo ng mga munting pag-giveaway doon. Thank you for watching!